Taong 2007, noong siya ay naging grand winner sa ikatlong season ng Pinoy Pop Superstar. Sa taon ding ito ay ginamit ang kanyang kantang Mahal Kita upang maging love theme sa seryeng Marimar. And since that time, Maricris was given the title being the Divine Princess and even won as the Best New Female Recording Artist in first PMPC Star Awards for Music in 2009. Inirelease din niya ang kanyang debut album, Ang Mahal Kita. Mula dito, ipinakilala niya ang awiting Bakit Ikaw Pa Rin. Bakit ikaw pa rin? Bakit ikaw pa rin? Hinahanap ng puso ko, pinapangarap na ngayon'y magkayakap ko. Bakit ikaw pa rin? Bakit ikaw pa rin? Nasinunda naman ng awiting With You bilang pangalawa niyang single. May 2008, nabuo ang grupo ng La Diva na kinabibilangan ni Maricris kasama nina Jonalyn Viray at Aisel Santos na pawang produkto ng iba't ibang season ng Pinoy Pop Superstar. Ngayon ay patuloy pa rin ang pagsikat ni Maricris bilang isang singer. Patuloy din nating napapakinggan ang kanyang mga awit sa iba't ibang mga TV series, kasama ang kanyang bagong awit na Ako Na Lang Ang Bibitaw. Minahal kita, minahal mo ko, ngunit adhana ay sadyang nagbago. Kung magkapit na lang ba sa alaala ng panahon na tayo'y masaya, baka mabuti pang ngayon pa lang ako na ang magpapala. Masasakit na salita ngayon'y di maiwasan. Hanggang kailan ba magtitiis? Napapagod na sa kakaisip. Di ba oras na tanggapin na hanggang dito na lang tayo?
sadyang nagbago. Kumakapit na lang ba sa alaala ng panahon at tayo'y masaya? Baka mabuti pa ngayon pala ko na ang magpapala para sa'yo. Tadhana ay sadyang nagbago. Kumakapit na lang ba sa alaala ng panahon at tayo'y masaya? Baka mabuti pa ngayon pa lang ako na ang magpapala para sa'yo. Ako na lang ang bibitaw. Wala ako doon. Hindi ko na ito bigla. Biglang naano ba ako? Hello, Mark. Hello. Magandang. Mas maganda ka pa. Hi. Maganda po kayo. Mas maganda kayong dalawa. Oo nga. Bagay na yun. Grabe. Alam mo, naiyak-iyak naman kami dyan sa inawit mo. Hugot, diba? Sobrang pagkakahugot nung kanya. Makahugot, wagas. Apple feeling ko nga, parang telenovela yung dating ng theme song. Diba? At gaya na rin ng iba pang mga inawit ni Miss MARICRIS. O, yes. Diba? Ako may mga naalala, pero wala naman akong naalala. may amnesia ka ba? Parang meron akong memories, pero wala pala. Bigla na wala. Anyway, Miss MARICRIS, meron tayong mga katanungan para sa'yo. Ng mga ipinost ng mga ka-letters and music natin sa ating fan page. Simulan na natin. Galing kay Kevin Ron, ako Zar Matira. Sino ang paborito mong female singer at bakit? Ah, sino ba? Sa local, syempre si Ate Ridge. Sabi ko na ba, songbird. No doubt. Oo, parang marami tayo dyan. Eh, no? Tapos foreign, si Barbara Streisand. Wow! Sobrang idol ko yun. Ito pa. Galing kay Quincy Jane Santos. Ask ko lang po, paano niyo po pinahalagaan ang kanyang o ang kanyang mga tagahanga? Ah, yung mga tagahanga mo, paano mo pinapahalagaan ang iyong mga tagahanga at mga taga-suporta? Ah, syempre, I treat them as friends din. So, syempre, may limitations, diba? Pero, in fairness naman sa kanilang lahat, okay naman sila, suportado sobra. Kapag may mga, syempre, minsan may mga bashers, diba? So, pag ipagtatanggol ka nila, yung in a nice way, yung hindi yung sobrang nang aaway sila. So, nakikinig din naman sila sa akin. So, at bilang taga-suporta mo, you can treat me as good friend also. Kala ko, treat eh. Sabi ko, treat ay nang libre. Diba? Tatawa, wala kay Catherine Capsa. Aba, si. Kilala ko yan. Ano po ang difference ng singing career and acting career niyo po? Ba? Congrats din po pala. Ang galing ng pag-arte niyo po bilang best friend ni Marimo. Aba! Hashtag letters in music. Hashtag guwapong-guwapo Raymond Stone. Ano ba makahabol ba? Iyon naman ako dun. Ayan. Sa akin, magkaiba yung pag-arte sa pagkante, di ba? Though, ang pinagkaparehas lang niya, yung parehas kang merong pinaghuhugutan. Kailangan mo mag-internalize, di ba? Para mailabas yung emotions sa kailangan mo for the song and for the scene. Pero mahirap umarte. Sobrang hirap umarte. Kaya nga, simula nung nag-start ako dito sa pagpasok sa mga soap, naging sobrang hangang-hanga ako sa mga artista. Di ba? Yung pag pinapanood ko sila, parang, galing, tumutuloy yung luha. Wala siyang sinasabi, tumutuloy agad yung luha niya, yung ganun. Tapos, eto, ang pagganta, nami-miss ko na actually ang pagganta kasi medyo matagal-tagal na rin, di ba? Wala na kami Sunday show.
Pero ito, good thing meron akong bagong single. Correct. Yes. Yes. Oh, ito naman galing kay Angie Bisquera. Ano po ang New Year's resolution ni Miss Maricris Garcia? Ah, ganun na. Medyo maaga pa yan. New Year's resolution ng lahat, magpapayat. Mag-diet pa more. Sorry ako, John. Bakit tayo napatingin sa... Well, it's pretty evident. Kasi naman napapalibutan tayo ng ano. Kasama natin dalawa. Kaya ako nagkukuti. Para sa summer lang naman. Pagtapos ang summer, tapos. Ganon! Grabe. Papapayat pa siya ng lagay na yan, diba? Siyempre, at saka masisipagan pa sa trabaho. Ayun. Correct. More blessings, di ba? Mm-hmm. Oh, ito pa. Mayroon pa ba tayong katanungan? Nako, na-mesmerize. Ang natuwa, natuwa. Ay, kanina, na yung sagot niya kanina dun sa question na yung sa pag-ate at sa sa singing. Yung singing, kayang-kaya mo na. Given na yun eh. You're at it na. Pero another field of endeavor, syempre, yung acting, that's a different story. Yes. Kaya dun pa niya pinapahusay yung galing. Pero maya-maya, marami pa tayong pag-uusapan kasama si Miss Maricris sa ating music corner. Uy, maya-maya lamang. Laliman natin ang tanong. Correct! Mas matinding balitang hugutan daw, hugutan. Hugot pa more. Mga quantum physics yung mga tanong. Kanina, tanong ng mga ating mga kalender sa music, tayo naman, yung tanong naman natin. Naku. Correct. Pero bago yan, pakantay muna na. Sige. May isa pang number si Miss Maricris. Ang DJ ba? Thanks. Dali. Pakinggan natin uli. Ladies and gentlemen, to give us and render us another song from a pretty cool, pretty relaxed, pretty ganda. Ang galing. Aba, combo. Diba? Pretty ganda. At syempre, lovely and always beautiful, Maricris Garcia. Yay! Hey guys, Mateo Richelle, you're watching Letters and Music. Enjoy!